nangyari yun, Ma'am Eunice. Ito po ako before. Papakita ko po sa inyo, ha. Ayan. So, graduate po ako ng De La Salle University Las Marinas. Yan, taga Cavite ho ako, kaway-kaway sa mga taga Cavite. Pero nakapag-aral ako sa magandang eskwelahan because I'm a scholar. Kasi alam mo na, sabi ng mga magulang natin, 'di ba? Ang edukasyon ang solusyon sa kahirapan ng buhay. Pero sa totoo lang, pagka-graduate ko, hindi naman talaga agad-agad kumita ako ng malaki, hindi naman agad-agad yumaman talaga ako. Hindi guaranteed na meron ako malaking sweldo, malaking income, hindi po pala totoo 'yon. So sorry to say sa mga estudyante. So nagsunog po ako ng kilay, talagang tinasan ko yung grade ko para ma-maintain ko yung scholarship ko, pero hindi naman agad-agad pagkahagis ko ng toga, yun na, successful na ako, hindi po totoo yun. Business administration yung course ko, naghanap ako ng trabaho, minimum offer sa akin, hindi po ko kayanin bakit, bago pa po ako mag-front row, nag-aaral pa lang ho ako, yung magulang ko baon na po kami sa utang. So in short, like everyone else here, diba? Some of us, medyo hirap din talaga sa pera, kaya ka nga nandito, kaya ka nga gumagawa ng paraan, diba? Na makahanap ng extra income. Like you, baka nakaka-relate kayo sa akin. Bago ko pa makita yung front row, nag-aaral pa lang kami ng mga kapatid ko, wala na rin po kaming pera. Kaya sabi ko nga, yun yung naging urge ko eh. Yun yung naging, alam mo yun, motivation ko para, alam mo yun, magsumikap sa buhay. Kasi naniniwala ako na hindi natin kasalanan kung bakit pinanganak tayong mahirap, pero kasalanan natin kapag namatay tayong mahirap. Tama, mali. Bakit? Tumanda tayo na wala tayong ginawang, alam mo yon, something para kumita ng malaki at para yumaman. Maybe hindi natin kasalanan na ipanganak tayo, may magulang tayong mahirap. Tama, hindi natin pwedeng sisihin yun sa mundo eh. Hindi natin kasalanan yun. Pero kapag tumanda tayo at namatay tayo na mahirap pa rin, ibig sabihin wala tayong ginawa para yumaman tayo. Tama, kaya sabi ko, that time, kailangan ko talaga magsumikap sa buhay kasi hindi pala totoo na pagka-graduate mo, yun na, instant na mayaman ka na. Naghanap pa rin ako ng pagkakatao, naghanap pa rin ako ng, alam mo yun, ng destiny ko. So, business administration yung course ko. Ang naging trabaho ko ha, mga kapatid, naging teacher ho ako ng mga Chinese. O, ibig sabihin malayo yung field. Naniniwala kasi ako sa panahon ngayon. Ewan ko kung agree kayo ha, naniniwala ako sa panahon natin ngayon. Hindi na uso yung ate-ate. Diba? Hindi na uso yung chusi-chusi. Ang uso ngayon, praktikalan. Kung saan yung pera, kung saan mabubuhay yung pamilya mo, doon kay. Tama, mali. O, kaya sabi ko that time, nung nakita ko yung front row, nagtatrabaho ako, wala pa akong pera. Sipin mo, nagtatrabaho na ako, wala pa rin akong pera. Bakit? Sa mga working, makaka-relate kayo. Bago pa sumayad sa palad natin yung sweldo natin, kung kani-kani na tayo tumatawag. Tama ba? Due date na eh. Diba? Due date na. Bills na. So, kailangan na natin yung kapalan. Eh, wala pa yung sweldo. Minsan na-delay pa. So, anong point ko? In short, before pa ako mag-front row, before nag-aaral pa lang ako, before pa ako makapagtrabaho, even nagtrabaho ako, problema na natin yung pera eh. So, ibig sabihin, huwag mong problemahin ngayon yung 14,988. Bakit? Matagal mo ng problema yan eh. O last year, problema mo na yung pera. Diba? Doon ko na-open yung ano ko, yung mind ko. Bakit? Kasi sabi ko siya nakapag-invite sa akin, alam mo, gustong-gusto ko talaga. Sabi niya, oh, yun pala, gustong-gusto ko, mag-join ka na. Sabi ko, gustong-gusto ko talaga, yun nga lang, wala kang pera eh. Alam mo, sabi niya sa akin, yun na nga eh. Eunice, wala kang pera. Mas dapat kang mag-join sa front row. Alam mo, parang, nakalunok ako, sabi ko, oh nga no. Pero syempre ko isipin mo, yun na nga eh, paano ko makaka-join, wala akong pera. Eh di yun na nga eh, until kailan, hanggang kailan, hanggang anong edad mo, problema yung pera. Bakit? Ilang taon ka na ba ngayon? Last year, problema mo pera. Last year, problema mo pera. Pera. Oh, 5 years ago, problema mo na yung pera. Bata ka pa, problema mo na pera. Diba? Baby ka pa lang, problema na ng magulang natin yung pera. Sabi ko, oh nga no. Sabi niya, kailan naman yung darating yung time na hindi mo na problemahin yung pera. Oh, this is the best opportunity para pag win workout mo to, next time, hindi mo na problema yung pera. So sabi ko, oh nga no. So doon na-open yung mind ko kasi alam mo, na-realize ko din. Before pa ako talaga mag-front row, yung mga magulang ko nakikita ko na yung pag nagkaka-emergency. Gumagawa rin naman ng paraan eh. Diba? Kumakatokong kanikanino. Diba? Nanunulisit. Nangungutang. Tumatawag kong kanikanino. Sabi ko, that time, naisip ko ah. Ewan ko kung naisip nyo rin. Pero ako naisip ko, kung darating din naman pala yung panahon na magkakaroon ako ng emergency at gagawa din ako ng paraan, sabi ko, habang wala pa emergency, gawa na ako ng paraan ngayon. Tama. Diba? Oo. Kasi dati, naiito ko na rin ng mga magulang ko gumagawa ng paraan eh. Sabi ko, darating din yung panahon, nagagawa din ako ng paraan. Sabi ko, ngayon na, gawa na ako ng paraan habang wala pa emergency. Para pag nagkaroon ng emergency, may hugutin ako. That's the time na gumawa po ako ng paraan. Di ko kinakahiya. Share ko sa inyo, nang hiram po ako, wala po akong pera na pinan-join sa front row. Zero po ako. Nag-join ako sa front row, wala akong pera. Yung pinan-join ko sa front row, hindi ko po pera. Pera ng kapitbahay namin, pera ng katrabaho ko, pera ng classmate ko nung college, pera ng classmate ko nung high school. Lahat na po talaga pinaghihiraman ko. Nakakahiya. Yes, pero mas nakakahiya pag namutang ka tapos di mo binayaran. Tama? Eh, believe it or not, yung iba dito, di ba? Bago ka pa yung front, nang hiram na tayo eh. Baka nga as of now, meron pa tayong loan eh. Tama? Baka nga as of now, meron pa tayong mga balance eh. Tama. Anong point ko? Eh, kung yung hihiram ka lang din naman pala, kung gagawa ka rin naman pala ng paraan, eh, di doon na sa mga bagay na maganda yung balik. Doon na sa bagay na tutubo, nalalago. Diba? So, by God's grace, nagkuhan ko ng paraan yung 14,988 ko. Hanggang sa ito po yung naging kapalit, nakapag-travel po tayo sa iba't ibang bansa.
All expense paid by the company. Kahit nga isang bansa lang mapuntahan mo eh. 49.88, sulit pa rin ba? Sulit na yan, di ba? Hanggang sa nabili ko po yung first car ko, ako po yung kauna-unahan nagdala ng sasakyan sa buong pamilya namin. Nothing special about this car. Di naman siya sports car, di naman siya muscle car. Pero for me, it's an achievement kasi hindi binigay yung dinimigay, hindi pinamana. Sariling sikap, di ba? Marami dito mga nakakotse na, di ba? Pero ang tanong, sino nagbigay? Galing kanino? Tama? Eh, mostly ng mga front row members. Diba? Pinaghihirapan talaga yung mga meron kami. Kaya, hindi namin to iyabang. Hindi namin to binabrag. Pinapakita namin to inspire na kung ako nagawa ko, baka mas magawa mo. So, pandemic times came. So, ito po yung naging chance natin dito sa front row. Nagkaroon po tayo ng chance kumita ng 126,000 pesos sa bahay lang. Wi-Fi lang. Isipin mo ha. Oh, saan ka nakita ng company na ganyan? Lahat naman po tayo na pandemic eh. Pero 126,000, sobrang blessing po yan for me. And alam mo yung pinakamaganda sa lahat, June to December, 6 months income, almost 600,000 pesos. Sabi ko kahit mag-split tumbling ako sa trabaho ko, hindi ko pakikitain yan. Diba? So malaki na po ba? Sulit ba na ginawa ko ng paraan yung 49.88? Sulit na sulit. Sulit na sulit. O 2021 yun. Ngayon, 2022. Ito po yung naging income ko sa front row. O January to September. O almost 600,000 ulit. 20 na po ba? 2020, 2021? O, diba? O, isipin mo ha, having an income in times of pandemic is still a blessing. So, not bad. Wala namang masama kung, di ko naman sinabi na itigil mo yung pagtatrabaho mo, di ko sinabi na itigil mo yung pag-aaral mo, or yung pagnenegosyo mo. Ang point ko, hindi rin namang masama kung dadagdagan mo, diba? Tama. Hindi ka namang magiging masamang tao kung magkakaroon ka ng backup, extra income for your family. Tama? So, maybe ikaw satisfied ka na kung ano yung meron ka, kung teto ka na dun sa kinikita mo, kung ano yung inaabot sa'yo, kung ano yung allowance mo. Pero tanungin mo or tingnan mo yung nasa paligid mo, sila ba kontento na? Sila ba satisfied na? Baka yung mga magulang natin, hindi lang nagsasalita. Baka pagod na rin. Sometimes ba naisip mo na kung kumain na sila? Minsan kasi yung mga kabataan, busy growing up, they forget their parents are growing old. Diba? Minsan, hingi dito, hingi doon. Minsan, kickback dito, kickback doon. Pero hindi mo alam yung magulang mo, pagod na pala. Minsan, naisip mo ba kung gusto pa rin lang magtrabaho? O napipilitan na lang sila kasi pinag-aaral ka pa? Diba? Why not this time? Try mo. Grab mo opportunity na to para at least habang nag-aaral ka, kumikita ka. Sa mga nagtatrabaho, alam ko naman hindi habang buhay kaya natin magtrabaho. Hindi naman habang buhay 20-ish ka. Hindi naman habang buhay 30-ish ka, 40-ish ka, or 50 years old ka. Darating yung panahon, tatanda talaga tayo, mag-iidad talaga tayo. Hanggang kailan natin kaya magtrabaho? Hanggang kailan natin kaya buhayin yung buong pamilya natin? Eh, why not this time? Invest tayo sa mga gantong bagay para magkaroon tayo ng savings. Para pag tumanda tayo, may retirement plan ka na. Diba? So, yung 14,988 na ginawa ko ng paraan na pinangutang ko, naging 2.5 million pesos. Sulit na po ba? Sulit na. Buti na lang ginawa ko ng paraan. Buti na lang nilakas ang kalok ko. Buti na lang diniskartin ko. And right now, I'm one of the core Millionaires Club of Front Row International. Pero hindi ko po magagawa yun kung hindi po dahil sa mga tumulong sa akin. Gusto ko pa ipakilala sa inyo si Ma'am Tin Calindas. Ito po, sobrang nabilib ako sa kanya. Dito po talaga ako humanga. Bakit? Estudyante eh. Ako nakapagtrabaho na ako. Estudyante oh. 18 years old oh. Sinangla lang po niya yan. Yan yung camera na hawak niya dyan sa picture. So, sabi ko, grabe no, napakalakas ng loob na ito na bata. Bakit? Kasi marunong magsangla eh. Basta nakita niya yung negosyo maganda, susubukan niya. O, diba? Hanggang sa nakapunta ng iba't ibang bansa for free, diba? So, Dubai, Switzerland, sa Japan, diba? Sa Abu Dhabi, sa USA, at the age of 19 years old, nakabili ng first car niya. Oh, it's a brand new Montero Sports. Ito, good news. Nakuha niya pa yung first million niya. Second car niya, Camaro. Third car niya, Dodge Challenger. O, first year income niya dito, we will be transparent, 89,000 lang. Oh, bakit? Part-time na niya ginagawa. Estudyante siya once a week lang eh. Oh, bakit? At least, sabi ko, okay na yan, Ma'am Tin. Sabi niya, oo naman, Eunice, okay na yan. Bakit? Eh, yung 14,988, at least tumubo. At least lumago. Napunta sa bagay na may bilang. Di ba? Hindi napunta saan? Sapatos, sa damit, di ba? Sa pang-date, oh. Hindi napunta sa kung saan-saan. Tapos, iniwan ka lang din naman. Di ba? Oh, at least yung 49,88, tumutubo, lumalago. Kahit nga may savings ka dyan, kapatid, ilagay mo lang sa banko yan, nasa ATM mo lang. Pupusta ako. Lahat ng income ko dito sa front row, ipupusta ko sa'yo. Hindi po tutubo ng 1,000 yan kung itatabi mo lang sa banko yan ng normal. Di ba? Oh, anong point ko? Palaguin mo. Paikutin mo. Di ba? At least naging 89,000. After few years, naging 5.6 million pesos. Sulit na ba? O sulit na sulit? Sulit na sulit na right now. She owns the businesses. Diba? Hindi lang isa. Dalawang tatlong business. Diba? Isipin mo, in front row, nakapag-encash 600,000. Diba? And 325,000 for 11 days. One of the elite millionaires club here in Fondo International. So, Fernando Villarreal. Ito po, sobrang
nakaka-inspire. Bakit? Sabi niya, lahat naman ng bagay sa labas mahirap. Magtrabaho ka, mahirap. Mag-aral ka, mahirap. Magnegosyo ka, mahirap. Sabi niya, kung mahirap ang kalandi naman, doon ka na sa sulit. Wala namang easy money. Mag-i-start ka naman talaga dito, maliit. Hindi naman agad-agad kapag join mo sa front row, milyonaryo ka na, milyonarya ka na. Hindi naman agad-agad 600,000 ka na. Dito mag-i-start ka maliit. Sabi niya, doon din naman sa labas eh. Kapag ka nagtrabaho ka sa una, maliit lang din naman sweldo mo. Dito sa front row, nag-start siya 1.8 lang. 14,250. Naging 39,000. Nabili niya yung first car niya. Gasta naman kanilang makilang right now. 70,000 sa isang linggo. Oh, pabalik-balik na iba't ibang bansa. Even pandemic, stable yung income niya. Oh, di ba? Isipin niyo, nakakapag-enjoy, nakakapag-travel, natutulungan kaming kumita ng malaki. At lahat po ng mga tao dito sa front row, right now, he's one of the core Millionaires Club of Front Row International. Actually, marami pang ibang mga natulungan dito, mga estudyante, ginagawa lang yung front row because of, ano, the parents, di ba, gustong tumulong, si Ma'am Rose Angeles, di ba? Isipin niyo, ano to, part-time student, part-time nagtatrabaho sa kung saan-saan. DQ, Jollibee, tinry lang yung front row, na-enjoy yung buhay niya, nakapag-travel sa iba't ibang bansa. Diba? Isipin ninyo, nabili niya yung first car niya. Hindi lang first car, nabili niya second car niya, third car niya. And right now, marami ng tao natutulungan. One of the Millionaires Club of Front Row International. Diba? 100,000 kinikita sa isa loob ng isang linggo. Not bad, diba? Si Mang Kay na inaano, ito naman, ang gusto lang niya, ito products. Bakit gusto lang niyang pumuti? Gusto matanggal yung pimple sa mga product user lang gusto dyan? Kaway-kaway po tayo dyan, diba? So, para kasi Pam Aina. So, undergraduate to 17 years old doon nag-start ha, guys. So, tourism yung course niya, sa PCU nag-aaral, sabi niya gusto niya i-try yung front row. Ayaw siya payagan ng magulang niya, pero sabi niya, gagawin ko pa rin to kahit ayaw ko payagan ng parents ko. Sabi ko, medyo matigas pala ulo mo, Ma'am Aina. Sabi niya, ganun naman ng lahat ng kabataan sa labas eh. Maraming kabataan sa labas, ganun. 'Di ba? Mga minor, mga bata, 'di ba? Hindi naman lahat ng bagay pinapaalam mo eh. Kasi minsan tatanungin mo, paalam ko na kay Mama, paalam ko kay Papa, paalam ko kay Tito, kay Tita, sa pinsan ko, sa aso namin, sa pusa namin. Lahat na pinagpaalaman. Pero pagdating sa kalokohan, uy, girl, huwag mo sabihin kay Mama, sabihin mo na sa gimmick ako. Diba? Huwag mo sabihin na nakapag-date ako, ah. Oh. Diba? Pagdating sa kalokohan, pinatago, go pa din. Tama mali. Oh, ang daming tumatawa sa Zoom. Oh, diba? Oh. Pero pagdating sa negosyo, itatanong muna. Parang baliktad, diba? Kaya sabi niya, natigas na rin naman daw yung ulo niya before pa siya mag-front row, sabi niya, tigas ng ulo niya, gawin niya, dali niya sa front row. At least dito, kapag dinala niya sa front row, kikita siya at makikinabang pa yung buong pamilya niya. O kahit negative yung mama niya, ginawa pa rin niya ng paraan on her own. O right now, oh, she's one of the Millionaires Club of Front Row International. Diba, nakapag-travel 17 countries, iba't ibang bansa. Isipin mo, undergrad po ng tourism ha, pero milyonarya. Nakuha pangarap. O, ang yaman, nakamustang. Diba? First car niya, oh, Lancer EX na regalo niya sa mama niya. Sabi niya sa mama niya, Ma, alam ko ba negative ka? Ayaw mo mag-front row. Sabi ng mama niya, ano ka ba, nak? Chine-challenge lang kita. So, ganun talaga ang mga magulang to cease to believe. Siyempre, protective lang naman sila, overprotective sila. Pero siyempre, at the end of the day, you have your brain, you have your mind, you have your own decision. Hindi ka na bata para ma-brainwash. Hindi nila nakita ko ano nakita mo. Ikaw nakita ko ano nakita mo. Ikaw pa na mag-decide. Ikaw rin naman tatrabaho eh. Tama? So, one of the elite Millionaires Club of Front Row International, Ma'am Aina Ilano. Dito marami kami kasama, mga manager, like Ma'am Jumaine Toledo. Ako naman isip, dito mga kabataan nandito, pagkadahan to. Diba? Even CEO, celebrities, nandito rin po. Even may-ari ng mga malaking kumpanya. Bakit? Kitaan to eh. Yan din naman yung ginagawa natin sa labas eh. O yung mga nag-aaral, bakit ka nag-aaral para pagka-graduate, makarap mo ng magandang trabaho at kumita ka. Yung mga nagtatrabaho, bakit ka nagtatrabaho para kumita ka. O yung mga nagninegosyo, bakit ka nagninegosyo para kumita ka. O kung kitaan lang din naman pala, dito ka na. Diba, wala akong alam na kitaan ng ganito kalaki sa labas. Sipin mo si Ma'am Jumaine Toledo, sabi niya sa akin, Eunice Jer lang, walang money. Maganda lang daw sa pangalan. O siya nagsabi niya na. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang tagal-tagal niya sa trabaho, 8 years siya nagtrabaho, wala naman siya ng ipon. Na-invite siya sa front, wala pa rin siyang pera, wala siyang ipon. O diba, naging honest siya, pero ginawa niya ng paraan, sinubukan niya, tinry niya. Marami na naman daw siya ng subukan na bagay sa labas. Eh. Sabi niya, why not give it a try? Wala namang mawawala eh. Baka magkaroon ka pa. Diba? So, alam mo na kapag travel sa iba't ibang bansa, nagkaroon ng family, pati yung husband niya, part ng front row, milyonaryo na din. And nabili niya pa yung first car niya dito, one of the Prime Millionaires Club of Front Row International, Ma'am Jumaine Toledo. Even pa, si Ma'am Tess Piglawan, 50 years old, ginagawa yung front row. Ibig sabihin, kahit ano pa yung edad mo, all walks of life, pwedeng pwede ka dito. After a year na ginawa niya, ito negosyante ito ha, for how many years? 12 years. Nagtrabaho, nagnegosyo for 16 years. Right now, ginawa yung front row 1 year, nakabili ng sarili niya sa sakyan. Sa pagnegosyo, sa pagtrabaho, walang sakyan. Dito sa front row, 1 year lang. She's driving her own car, di ba? Isipin mo, one of the Millionaires Club of Front Row International, Ma'am Teresa Piglawan. Even OFW, bakit? Kasi ganti ka ng Pilipinas, natatanggal eh. Ikaw pa kaya? Di ba? Kahit naman na kayong sweldo natin eh. Di ba? Maganda pa rin, may backup, may extra income. So OFW, Ma'am Munira Baril, one of the Millionaires Club of Front Row International, even ibang lahi, even PW, di ko pati, I dare you. Ito na, oh, kulang kulang yung katawan. Sabi niya sa akin, Ma'am Munira, ayoko nakakaawa na. Sabi ko, bakit marami manaawa sa'yo? Sabi niya, marami naawa sa akin. Pero mas nakakaawa yung taong kumpleto yung katawan pero kulang sa paraan. Sabi ko, oh, ano, tama nga naman, no. Alam mo, marami na inspire sa kanya, marami nag-join sa front row. O, baka ikaw, kapatid, kumpleto katawan mo, baka mas maganda, mas gwapo ka, kapatid, baka mas marami kang kakilala, baka mas kaya mo.
Tama. Oh, 'di ba? Sana na-inspire ka. At isipin mo ha, even mga housewife, sis, ma'am, syempre, habang nag-aalaga kay baby, iba pa rin kapag may sarili kang income, kahit nasa bahay ka. Kahit na, alam mo 'yun, gusto mo bumili ng kahit anong gusto mo, hindi mo na kailangan ipaalam kay mister. Pero syempre, iba pa rin kapag merong katulong or katuwang si mister sa income niya. 'Di ba? Wala namang masama kung tutulungan natin sila eh. Alam mo, good news, even mga senior citizen, 'di ba? Anti-cybercrime law investigator, part ng front row, security guard, sundalo, 'di ba? Seaman, mga malaki na 'yung sweldo nito, professional pero ginagawa pa rin yung front row. Alam mo kulang? Ikaw na lang. Tama ba? Alam mo kulang? Ikaw na lang. Okay? Alam ko gustong-gusto mo mag-join sa front row. Tama ba? O sige ngayon, kung gustong-gustong-gustong-gusto mo mag-join sa front row, na-inspire ka, nagustuhan mo, gusto mong subukan, may instinct ka, kahit 1% instinct lang na parang gusto mong itry somehow. Taas po yung kamay. Taas kamay. O comment ka ngayon sa mga live, comment ka ngayon. Sa mga nasa Zoom, comment ka ngayon. Ako po gusto kong itry. Okay? Lalo na yung mga problem ng 14,988. May sikreto akong sasabihin sa inyo. Ito na po yung last part natin. Ito yung dahilan kung bakit nag-join ako sa front row. Agad-agad. Kung bakit ginawa ko ng paraan. Kahit di ako nahiya na mangutang sa mga friends ko, kapitbahay ko, classmate ko. It's because of this. This is what we call the positioning. Anytime pwede ka mag-join sa front row. Anytime. Hindi naman mawala ang front row eh. Lifetime po tayo. Ito mo good news. Kapag ikaw nakaposition ka, ito yung advantage mo. Tingnan mo kung maganda magiging advantage mo kapag ikaw gumawa ka agad ng paraan. For example, this is you. Nag-join ka sa front row today. After this webinar. Today. Ngayon, after this webinar, meron pa kaming next batch. 24/7 po yung mga batches natin. Ngayon, ito yung maganda. Itong mga nakakausap namin after you, possible mag-join. Tama ba? Sa dinami-dami niyan, minimum po 10 nag-join sa amin sa loob ng isang araw. Minimum po yun ha. O let's say for example, meron kang maunahan na isa. Hindi mo kakilala, di mo in-invite, di mo binentahan, di ka napagod, di mo nga nakita, di mo nga alam ka ritsura eh. Pero pwede namin ilagay under mo. Gets? So ibig sabihin, pwedeng magkaroon na agad ng income yung account mo. Sa isang tao, meron kang 2,000. O ngayon, for example, nadagdagan pa hindi lang isa, dalawa, tatlo, naging apat, meron kang 10,000 pending money or savings sa account mo sa front row. Ma'am, yun yung teta, so sa akin na po yan. Yes, sa'yo na po yan. Ngayon, syempre, kinabukasan, di ba, nag-avail ka ng 49.88, kinabukasan, gusto mong ipakita to sa kaibigan mo o sa pinsan mo. Yung pinsan mo, kapag nagustuhan, dito natin siya ilalagay sa kabila. Meron kang commission 1,000 supposedly kasi isa lang po yan. Tama? Ngayon, since ikaw nakaposisyon ka, nakapwesto ka, meron kang pending money, instead of 1,000, magiging 3,500 po kada isang tao. So, ibig sabihin, meron kang 3,500 kada isa. So, ngayon, for example, apat yan, 4,000 plus 2,500, that's 10,000 pesos. So, that's a total of how much? That's 14,000 pesos. Oh, pwede na, pwede na. Pwede na. Yan ay kung nakaposisyon ka. Yan ay kung maganda yung pwesto mo. Okay? So, that's the advantage now. Alam ko lahat po kayo willing gumawa ng paraan. Lahat kayo gustong-gusto talaga. Ngayon, magbibigay ako ng good news only for you. For this batch. Okay? For this batch na nanonood ng webinar na to. Nasa Zoom, nasa live. Okay? Paunahan. Kasi hindi po para sa lahat. Okay? Paunahan. Sa mga gustong-gusto pong makaposisyon at gusto lang matry yung front row, magbibigay ko ako ng 15 slots. Okay? Ano pong, paano po malalaman, Ma'am Eunice? Magko-comment ka, game. Wait lang, di mo pang alam kung magkano eh. Tutulungan namin kayo makaposisyon dun sa 14,988. Liliitan po natin. Bababaan po natin yung 14,988 para makatulong po sa inyo. Kasi I know for sure, iba dito kulang na lang ng konti. Medyo kinapos, pagtingin sa e-wallet, pagtingin sa bank account, pagtingin sa GCash, kulang. Hindi kaso sa 14,988. Alright? So, 15 slots lang. Kalimutan nyo na yung 14,988. Ibibigay ko only for 2 days. Today, tomorrow, hanggang sa isang araw lang. Alright? Magkano na lang? Only for 15 slots ha? 10,988. Comment game, Ma'am Eunice. Game, Ma'am Eunice. Alright? Congratulations, kapatid. Ngayon pa lang, gusto na kitang i-welcome sa front row. And make your year. Make this year your year. Bakit? Kasi syempre, hindi mo naman alam kung anong mangyayari pa sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na taon. Diba? Might as well, give it your best shot. Give it your best shot. Isang best ka lang mabubuhay eh. Sarapan mo na. Ahad lang ba sa'yo yung 10,988 para makuha mo yung pangarap mo? Huwag mo nang tignan yung 10,988. Alam mo, ang tignan mo, yung kapalit ng 10,988, yung ibabalik sa'yo, yung ibibigay sa'yo, yung ibibigay sa pamilya mo. Diba? Kung yung ibibigay na pangarap sa pamilya mo, mas mahalaga or mas malaki sa 10,988, grab mo to. Pero kung hindi, huwag mo na i-grab. Tama? O sa iba na nagstay pa rin until now, sige na nga, since ngayon na lang ako nag-live ulit, only for 8 slots ha. Iba pa tong 15 slot. Ito, additional 8 slots. Kung hindi pa rin kaya ng 10,988, i-chat nyo yung mga taong nakapag-invite sa inyo. Ulitin ko ha, i-chat nyo yung taong nakapag-invite sa inyo. Tanungin mo kung meron pang 8 slots. Wala kang pera right now, kulang yung pera mo right now, pero willing kang matulungan namin lahat. Bibigyan ka namin ng plano. Kahit zero ka pa ngayon, kahit wala ka pang hawak ngayon. Kapatid, dito na po ako magtatapos. Ang gutom kapag kinain mo, tapos na gutom mo. Ang pagod kapag pinahinga mo, tapos na yung pagod mo. Tama, ang puyat, kapag tinulog mo yan, tapos na yung puyat mo. Pero kapatid, yung kahirapan sa pera, kahirapan sa buhay, kawalan ng pera,
problema sa pera, kapatid, pagising mo, kahit kumain ka pa, hindi na po yan masusolusyonan. Tama? So, congratulations, kapatid. Ngayon palang tulungan ka namin. Tulungan mo yung sarili mo na matulungan din ng ibang tao. Once again, I'm Eunice Faustino, one of the Millionaires Club of Frontier International. Isa po ako sa tutulong sa'yo. God bless you. Message mo yung nakapag-invite sa inyo. Bye!